Pwede bang pautangin mo muna ako and then kapag kumita na ako, saka na lang kita babayaran? Hey there, this is JB Respeto and I help entrepreneurs and network marketers create success online while living the life they deserve. And welcome po sa pinakabagong training series natin. This is B2B Born to Build Training Series. So, napakaraming beses ko na po narinig yung objections na yon or statement na yon from my prospect. Siguro, hindi na rin mabilang sa kamay kung ilang mga prospect ang nagsabi nun sa akin na sinasabi nila, JB, pautangin mo naman ako para makapagsimula ako dyan. Total, kumikita ka na naman. And then, kapag kumita na rin ako, saka na lang kita babayaran. Kung iisipin mo, parang may punto naman yung prospect mo kapag sinasabi na yan. Gusto niyang mapatunayan kung talagang kumikita ka. Pero the main reason kung bakit niya yun nasasabi is because probably number one, gusto ka niyang mautakan. Pangalawa, gusto niyang ma-take over or siya yung magkaroon ng control sa conversation. And patatlong reason, siguro gusto ka lang niyang asarin. Merong ibang tao na wala talaga silang pera and they are honest with that. Hindi talaga sila makapag-join sa business kasi yun yung main reason. At kapag ganun yung reason, madaling i-handle yung objections na yun. Ang mahirap na i-handle na objection is kapag hindi totoo yung objection na sinasabi sa iyo ng tao. Let's say, sa case na to, sinasabi nila sa iyo, pautangin mo muna sila, pero ang totoo naman, parang inaasar ka lang nila or gusto ka lang nilang utakan. So ngayon, as an entrepreneur, ang dapat mong tandaan is, ikaw dapat ang first and foremost may control ng conversation. When it comes to closing, hindi dapat makukuha ng prospect mo yung pinaka-control. Kapag siya na yung nagdi-dictate ng usapan, ibig sabihin siya na yung may control. Which is, hindi dapat ganun yung mangyari. Again, the closer always controls the conversation. So, as JB, ano yung pwede kong gawin para ma-handle ko yung ganitong mga case? So, first, kailangan mo munang i-determine kung yung objections ba na binibigay sa'yo ni prospect mo ay totoo or baka naman palusot or pang-aasar lamang. So, sa case ko, ang usual ginagawa ko kapag ganito is china-challenge ko yung prospect. China-challenge ko siya in a way na titingnan ko talaga kung siya ba talaga ay seryoso na mangutang or manghiram ng pera. So ganito ko siya ginagawa. Ang gagawin ko ay may ilan akong mga tanong na itatanong sa kanya para i-challenge yung kanyang objection. So example, sinabi niya sa akin, Sir JB, pautangin muna ako para maka-join ako dyan sa business and bayaran na lamang kita. After nung sinabi niya na yun, ang sunod kong sasabihin is ganito, talaga bang seryoso ka, name ng prospect na manghiram ng pera para lang maka-join sa business na to? So sasabihin ni prospect, yes, seryoso ako. After nun, tatanungin siya na isang open-ended question, sabihin ko, gaano ka importante sa'yo na makapagsimula ng ganitong business? So tinanong ko yon para lumabas yung reason why niya. Kasi kapag wala naman siyang nabigay sa'yo na reason why, probably inaasar ka lamang niya. So sa ganung mga question, ang pwedeng maging sagot sa'yo ni prospect mo ay yung kung totoong gusto nilang makapag-join sa front row at seryoso sila, mag-share sila sa'yo about something. Maybe or possibly share nila yung buhay nila, share nila yung reason bakit gusto nila makapag-join, and then ang tanging naisip nga lang nilang paraan is manghiram sa'yo, and then maaring mag-open din sila sa'yo ng ibang mga problems nila. So kapag yan yung klase ng prospect at nag-open siya sa'yo, ibig sabihin, malaki yung chance na seryoso sila talaga. Now, after nun, pautangin ko na ba Sir JB? Of course, hindi mo sila papautangin. Pero, bibigyan mo sila ng option or alternatives na lalabas pa rin na manghihiram sila ng pera. Kaso, naka-strategy nga lamang. So, ganito ko siya ginagawa. So, ganito yung magiging script ko. Sasabihin ko sa kanya, so, since prospect, seryoso ka naman talaga na manghiram ng pera, since nasabi mo na willing kang mag-join, willing kang manghiram para ganito, halimbawa, or para masuporta ng pamilya mo, bibigyan kita ng activity or bibigyan kita ng challenge para magawa mo yung bagay na yan. So, sasagot sa prospect, ano yan Sir JB? Sunod kong ipapagawa sa kanya, pagsusulatin ko siya ng mga kakilala niya. Siguro mga 40 to 50 na tao na kakilala niya. So, kung talagang seryoso yung tao na yun, magsusulat siya. Maganda kung personal kayong magkausap,
pwede mo tong sabihin sa kanya at pwede niya rin gawin on the spot. So habang sinusulat niyo, nag-iisip siya ng mga tao, huwag mong sasabihin kung ano yung reason. Basta sabihin mo na sa kanya, na talaga seryoso ka, sige, magsulat ka ng 50 tao. After nun nila makapagsulat ng 5 tao, i-congratulate mo, sabihin mo, congratulations. So ito yung gagawin natin. Since nasabi mo na seryoso ka talaga manghiram ng pera para makapagsulat ng negosyo, itong 50 tao na to, hiraman mo sila ng pera na maliit lang. So instead na manghiram ka sa akin ng buong pera na malaki, which is hindi ko naman maibibigay sa iyo, ang gawin mo, etong mga tao na to, hiraman mo sila ng tigko konting amount. At the same time, mas magiging madaling manghiram at mas magiging madali ding magpahiram para sa mga tao na yan, since tigko konting lang. Halimbawa, manghiram ka ng tigwa 100, kung meron kang 50 na tao na nailista, that is already 5,000 peso, pwede ka na makapag-start ng ganitong business. So magagawa mo ito sa mga tao na talagang seryoso. And yung kulang lang sila sa naiisip na strategy. Pero kapag nabuksan mo ang kanilang isip, nabuksan mo ang kanilang kaisipan na pwede palang gawin ng ganitong strategy, alam mo, matutuwa yan. Sabi, oh nga, no, ba't di ko naisip yun? Paano ko nasabi? Kasi nagawa ko niya ng ilang beses. Meron na ako mga members na na-join dahil sa strategy na yan. And meron din naman mga tao na, or mga prospect na kapag sinabihan mo yan, hindi na sila gagawa. Big sabihin lang nun, eh sila yung mga hindi interesado, sila yung mga nang-aasar lang, sila yung mga gustong makalamang lang sa'yo. Alam mo, totoo yung kasabihan na kapag gusto, di ba, maraming paraan, pero pag ayaw, napakaraming dahilan na sasabihin sa'yo ni prospect mo. Anong gagawin ko sa mga ganong prospect up sa JB yung hindi seryoso? Simply, reject them, sabihin mo na sa kanila, it seems like hindi ikaw yung tao na fit sa business ko, thank you for your time, and then have a good day, parang ganon. So, respectfully naman, or maayos mo na close. Wag mo siyempreng babasagin, wag mong mumurahin, or wag kung ano pa man, basta respectfully close yung pag-uusap, and then move to another prospect. Wag mong iisipin na dahil sa isang prospect na yun, mawawalan ka na ng mga taong kakausapin. Napakaraming tao sa mundo. All you have to do is to be resourceful, to look for other people, to continue your prospecting and inviting until such time na makahanap ka rin ng mga taong seryoso. Alright, so I hope meron kang napulot mula doon sa konting sharing na ibinigay ko. Kapag meron mga tao na gustong umutang sa iyo para makapag-start ng business, all you need to do is to challenge them first para malaman mo kung totoong objection ba yon or kung palusot or pang-aasar lamang. Once na na-determine mo na kung seryoso sila, bigyan mo sila ng suggestion or mga strategy. Pero kung hindi naman sila seryoso, simply reject them. So this is JB again. Please do subscribe to my YouTube channel and click the like and bell button para updated ka. Same thing sa Facebook po natin. Make sure to follow, like nyo na rin po yung aking page para wala kang ma-miss out sa lahat ng mga videos na gagawin natin. Question of the day bago tayo mag-end. Paano mo hinahandle yung ganong objection? Pwede mong i-comment dyan sa baba, alright? Para pag-usapan din natin sa comment box. So this is JB and I'm always hoping you're doing well sa business natin. God bless for now. See you next time. I can feel.